The greatest sin and transgression of President Aquino was to put the lives of Filipino children, walang kamalay-malay, in grave peril. He simply did not care. Manhid siya at walang malasakit. Abot daw hanggang kay dating Pangulong Noynoy Aquino ang pananagutan sa kontrobersya sa Deng Baksya. Base yan sa draft report ng Blue Ribbon Committee. Ayon sa chairman nito, minadali raw ang pag-order ng Deng Baksya at ang pagpapatupad ng malawakang pagbabakuna nito kahit wala pa anyang sapat na pag-aaral sa maaring maging epekto. Aquino agreed about another officials are primary conspirators and must be held criminally liable and must be prosecuted. Rekomendasyon sa draft report, kasuhan si Aquino ng paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Paglabag din daw sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials ang naging pulong ni Aquino sa Deng Baksya manufacturer na Sanofi Pasteur noong November 2014 at December 2015. 3 buwan matapos ang huling pulong, dumating na ang mga bakuna. At Abril 2016, inilunsad ang bakuna program sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila 1 buwan bago ang eleksyon. All these acts constitute malfeasance. Mali-maling paggamit ng kanilang tungkulin, misfeasance at saka non-feasance. Hindi mo ginawa ang lahat na magagawa mo. Sa pagharap ni Aquino noon sa Senado, iginiit ng dating Pangulo na ginawa niya ang tingin niya ay mas makabubuti sa publiko gamit ang lumabas na impormasyon noon. From our perspective, the choice is simple. We can implement it at this point in time for the protection or wait at least a year as a minimum and expose our people to a risk that could have been prevented because of this vaccine. Sabi ngayon ng tagapagsalita ni Aquino, handang harapin at sagutin ng dating Pangulo ang anumang kasong ihain laban sa kanya. Gate naman ni dating Health Secretary Janet Garin, ang draft report ay puno ng maling detalye at hindi nagbibigay ng buong katotohanan na sumasalamin sa dati ng paniniwala ni Gordon. Hindi rin daw isinama ang kabilang panig at puno raw ito ng pahapyaw sa minadali umanong aksyon ng gobyerno. Binigyang diin ni Garin na ang mabilis na pag-aksyon ng gobyerno ay hindi naman daw paglabag sa batas. Sabi naman ni dating DBM Secretary Butch Abad, di pa niya nakikita ang report pero aniya, walang basihan ang rekomendasyong sampahan siya ng graft case. Ang pinakakasuhan din na Sanofi Pasteur, sinabing isinaalang-alang nila ang pinakamataas na bamantayan at sumunod sa international standards sa paggawa ng bakuna. Agad din daw nilang ipinarating sa mga regulator at publiko ang bagong impormasyon tungkol sa Deng Baksya. Sumunod daw sila sa batas sa gitna ng procurement process. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi.